حلو. Maari na po tayong umupo. Mayag nga aga sa tanan, ngayong araw na ito ay isang mahalaga at espesyal na okasyon sapagkat mamamahagi ng iba't ibang tulong ang ating pamahalaan sa pangunguno ng ating mahal na Pangulo si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Naman po tayo, dito sa probinsya ng Antique para sa mga kasimanwa na nasalinta ng Bagyong Paeng. Inaanyayahan po natin Presidente Bongbong Marcos. Marami pa kayong fans dito, President Marcos. Mula pa sa iyong tatay. Binabati ko rin ang ating Secretary ng DSWD, si Secretary Tulfo. Magandang umaga po. Ang ating Secretary ng DILG, ang idol ng Antikenyo, si Secretary Benhar Abalos. Ang aming Secretary din ng OCD, Office of the Civil Defense, si Director Nunez. Nakasalamin kasi kayo, hindi kita nakilala eh. And of course, ang ating pinalangga na Congressman, si A.A. Ligarda. Ang ating butihing mayor ng Hamtik, si Mayor Junjun Pacificador, president ng Mayor's League. At pinipaabot din ang bati sa inyo ng ating pinalangga nga Senator Inday Loren Ligarda. Mr. President, welcome po sa aming maliit pero maganda na probinsya. Election pa lang po. Gustong-gusto na namin pumunta kayo dito kasi gustong-gusto namin makita para mabigay ang suporta ninyo. At ngayon, nagpakita kayo ng pagmamahal sa aming probinsya. Sa pagpunta ninyo dito, alam naming napaka-busy mong tao. Marami ka dapat pupuntahan. Mga probinsya, mga malalaking syudad, mga malalaking mga lugar. Pero ngayong araw, nasa amin po kayo at angkin-angkin kayo namin. Palakpakan ta! Gwapo ba? May asawa na, magagalit si Ma'am Lisa. Tandaan ninyo, kung sino ang mga tumutulong sa atin sa mga kalamidad. Hindi importante ang eleksyon, ang importante ang pumupunta sa atin dito para bigyan tayo ng lunas. Kaya alam kong gustong-gusto niyo nang marinig ang bati niya sa inyo, mga kasimanwa, mga pinalangga kong Antikenyo. Buhalin niyo ang ating probinsya, digya ang presidente kang Pilipinas. President Ferdinand Bongbong Marcos. Thank you, Governor Cadiao. Maraming salamat, Gov. Cadiao, sa napakagandang pasalubong na ibinigay niyo sa akin. Maraming salamat sa inyong lahat at nandito kayo para salubungin kami. Eh, kami naman po ay nandito upang tignan kung ano ang naging damage, kung anong yung mga nasira noong parang yung iba rito nakikita ko sa kampanya. Eh, nandito na naman tayo. Hindi naman natin ninanais, pero hindi siguro, hindi sa pinakamagandang dahilan. Ngunit mabuti na naman at nakabalik ako ng Antique at makita ko kayong lahat. At bukod pa ron, ay malaman kung ano ba ang pangangailangan ng mga probinsya.
dito sa dahil dito sa bagyong Paeng. At tinitingnan lang natin na maayos naman ang pagbigay ng tulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Kasi kahit papaano, hirap na nga tayo, tinamaan pa tayo ng bagyo, ay sana naman hindi pa maging maging abala ang pagbigay ng tulong para sa inyo na nangangailangan kaagad. Kaya nandito po kami para tiyakin yan at nag-ikot kami ng helicopter, tinignan namin kung ano yung mga nasira, yung mga tulay, at gagawin namin kaagad lahat para maibalik, magamit man lang para naman matuloy ang pag-deliver, matuloy ang hanap buhay, at makabalik na naman tayo sa normal bago tayo nagkabagyo ng ganito. Kaya maraming salamat. Hindi ko siguro pwedeng tapusin itong pagsalita ko kung hindi na wala akong pasasalamat sa inyo sa lahat ng probinsya ng Antique. Dahil sa inyong suporta. Wala tayong performer ngayon, baka yung iba pakantahin na lang natin kung sino dito secretary, sino bang magaling kumanta rito sa inyo. Pero ulit, maraming salamat sa ibinigay ninyong suporta. Ang maisusukli ko lamang sa inyong tuluyang pagsuporta at pagmamahal sa aking pamilya, at ngayon sa ating administrasyon, ay ang magandang trabaho na aming gagawin para tulungan tayong lahat na makaahon yung ating sinasabi, yung ating sinisigaw nung kampanya na sama-sama tayong babangon muli, nagsimula na. Kaya tuloy-tuloy na ang ating pagbangon dito sa Pilipinas. Asahan po ninyo na lagi po kaming nandyan, kahit di nyo po kami nakikita, pagka merong ganitong bagyo at may mga naging biktima, ay alam po namin ang mga pangyayari at ginagawa po namin lahat. Maupay. Nagsiseryoso ako dito eh. Kayo talaga, masyado kayong nagbibiro. Buti na lang, meron sa gitna ng lahat ng pangyayari, meron pa tayong maaari pa tayong tumawa. Yan talaga ang tibay at saka yung tapang ng Pinoy eh. Ganyan talaga tayo. Kaya naman, para naman hindi lang madaan sa tapang ang pag-recover sa mga bagyo, nandito po kami para tumulong. Maraming salamat po. Maraming salamat sa suporta at maraming salamat sa inyong pagpunta ngayong araw na ito. Mabuhay po kayo. Thank you. Maraming salamat po, Mr. President. Ngayon naman, uumpisahan na natin ang pamamahagi ng iba't ibang tulong mula sa pamahalaan. May we invite again the President na pangunahan ng pamamahagi ng tulong. Katulong po si Congressman Antonio A.A. Legarda Jr. Ang Department po of Agriculture ay magto-turn over ng Certificate of Rice Farmer Financial Assistance na nagkakahalaga ng 177,465,000 pesos para sa 35,493 na magsasaka sa Antique. Mamamahagi din po ang DA ng Palay Seeds sa ating mga magsasaka sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund na may kabuang halaga na 13 million para sa 6,843 na mga farmers. Kabilang dito, mamimigay din po ang Department of Agriculture ng 60 units of 30-footer fiber-reinforced plastic boat with marine engine para naman sa ating mga mangingisda dito sa Antique. In behalf of the beneficiaries, ang certificates of award at cheque ay tatanggapin ni Governor Rodora Cadiao.
palakpakan natin ang ating mga magsasaka at mangingisda. Kabilang sa mga ipamamahaging tulong ngayong araw ay vegetable seeds na good for 200 hectares at maaring itanim ng ating mga magsasaka dito sa Antique. Ang mga vegetable seeds na may kabuuang halaga na 970,000 ay ituturn over ng Department of Agriculture sa Provincial Agriculture Office ng Antique na pinamumunuan ni Ginoong Nicolasito Calawag. Ia-award din ang mga drugs, biologics, and disinfectant na nagkakahalaga ng 42,950 sa Provincial Veterinary Office ng Antique na pinamumunuan ni Ginoong Florencio Macuha. Maraming salamat sa pamahalaan na pinangungunahan ng ating mahal na Pangulo at Concurrent Secretary ng Department of Agriculture, President Ferdinand R. Marcos Jr., sa pamamahagi ng tulong sa ating mga Antikenyos. Sa puntong ito, ang Department of Social Welfare and Development, sa tulong ni Senator Loren Legarda at Congressman A.A. Legarda, ay magbibigay ng 10,000 piso bawat isa para sa 300 beneficiaries ng Sustainable Livelihood Program Livelihood Assistance Grant dito sa Antique. Upang tumanggap ay 5 kinatawan ng mga program beneficiaries. Congratulations, beneficiaries! Mamahagi din ang DSWD 5,000 pisong financial assistance, food packs at sleeping kits sa 1,200 beneficiaries mula sa munisipyo ng Hamtik. Munisipyo ng San Jose. Munisipyo ng Patnongon. Munisipyo ng Sibalom. Munisipyo ng San Remigio.
Congratulations po sa lahat ng ating mga DSWD beneficiaries.